2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Tanong ni Eliseo. "Ano bang mayroon ka sa bahay mo?" "Wala po, maliban sa isang boteng langis." Sagot niya, sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na." Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina. At isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat kaya sinabi niya, "Abutan pa ninyo ako ng lalagyan." "Puno na pong lahat," sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos na sinilaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, "Ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin niyong mag-iina." Magandang umaga po sa lahat ng aking mga kapatid dyan sa First Peacemakers Church of Cainta.
Binabati ko po kayo ng mapagpalang araw. Lahat ng mga ano, lahat ng mga pamilya na sumusubaybay, ano po, dito sa ating gawaing pagsambahay. Sasama ko na rin ang mga ano, mga churches ng Missionary Outreach of the Philippines sa pagpalain din kayo ng Panginoon. At siyempre pati yung mga ano, mga kaibigan natin na nakakasama natin dito sa pagsambahay. Ano po, bagamat ano, bagamat hindi tayo nagkikita face to face, alam ko po na yung spirito natin ay nagkakaisa ngayong umaga. Kaya nga magiging mainit pa din ang ating fellowship sa bawat isa. Ngayong umaga, meron po tayong ano, meron po tayong panauhin yung speaker natin. Pero bago ko po ipakilala sa inyo, tayo po muna ay dumako sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo na di nagmamaliw. Salamat Ama kasi natapos uli namin yung buong linggong ito. Lord, from Monday to Sunday, nakita namin Panginoon ang pangangalaga mo at ang patuloy mong kalinga sa bawat isa sa amin. Salamat sa provision na tinatanggap. Salamat po sa proteksyon, sa kagalingan at ang iyong araw-araw na pagpamamalas ng iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Maghari ka sa lahat ng aming gagawin ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hallelujah! Alam niyo po, totoo ang panahon ng kagipitan. Nangyayari ito sa lahat. Kahit na born again believer ka na, hindi ka makakaiwas dito. Pero kung sakaling pinagdadaanan mo ito ngayon, hindi ka dapat mabalisa. Bakit? Yan po ang ano, yan po ang tutugunin ng ating ano, ng ating speaker ngayong umaga. Siya po si Reverend George Cruz. Siya po ang pastor natin sa Peacemakers sa Barangka chapter. At malugod po siyang ano, malugod po siyang bumabati sa inyong lahat, ano, pinaparating. Pero makakausap naman natin siya mamaya. Ano pa, siya po ay babati na ng sarili sa inyo. Without further ado, no, hindi ko na katatagalan pa, ini-introduce ko ang ating speaker ngayong umaga, Reverend George Cruz, at ang title ng kanyang mensahe ay Passing Through Difficult Times o Paglalakbay sa Naiibang Panahon. Makinig po tayong lahat. Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, sa mga kapatid po sa FECC, sa pong malaking pagpapasalamat po na ako po'y muling na anyayahan para po makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa inyo at sa ating lahat. Sa umaga pong ito o sa araw na ito, nais ko po kayong dalhin sa aklat po ng ikalawang hari, kabanatang 4, mga talata pong 1-7. Kagaya po ng nabasa kanina, atin po itong pagbubulay-bulay na titignan po natin ang kasaysayan ito at paano natin ito maitutugma sa atin pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Sige po, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, amin namang makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo po, Panginoon. Nagpapasalamat po kami dahil meron po kaming pribileyo na muli ay makapagsama-sama para po pagsaluhan ng iyong salita. Ang amin pong nalangin at bitiin, Panginoon, ay patuloy kayong Diyos na mag-usap sa amin, magpaunawa sa amin ang iyong mga salita. And we welcome you, Holy Spirit, Panginoon, na siya po mangunguna sa amin. Salamat, napakabuti mo naman. Nakilain ka po aming Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo. Amen. Amen na tayo. Kagaya po ng ating nasabi nabasa kanina, ang istorya po sa ikalawang hari, kabanatang 4, ay istorya po ito ng pamilya, ng babae, ng ina, tsaka po ng kanyang mga anak, na yung kanilang tatay na isang propeta ay namatay. At sa ganung kalagayan, nakita po niya si Propeta Elias o si Eliseo at sinabi po ng babae na
yung kanyang asawa ay patay na, sabi niya, tapos meron silang dalawang anak, tapos ibig daw alilain ng isa sa mga pinagkakautangan niya. Nagkautang sila, hindi mabayaran, at ang sabi, kailangan kukunin yung anak para pinakabayad. Traditionally, ganun naman ho talaga ang sinuunang panahon sa bansang Israel. Pag hindi ka nakabayad, kukunin ho talaga kung ano yung ari-arian para makabayad. Ang sabi ho ng propeta, may simple tanong ng propeta sa kanila, ano ba ang meron ka dyan para, ano ba ang meron ka dyan, sabi niya sa inyo, sa tanong ng propeta, sabi niya, meron po ako rito isang boteng langis, langis na panluto, yun lang po, sabi niya, yun lang po natira ko, sabi ni Eliseo, o sige, ipunin mo yung mga bote na walang laman, tapos pumunta ka sa mga kapitbahay, yung makukuha mo, mirang ka ng mga boteng walang lalag, walang laman, tapos pagdating, pumasok ka sa inyong tahanan, ang gawin mo, yung hawak yung bote ninyo na may laman, salinan mo yung mga boteng walang laman. At ginawa nga daw ng babaeng balo yun. Sinabi niya sa mga anak niya, sinarado nila yung pinto, kagaya ng sinabi ng propeta. Pagsarado yung pinto, sabi niya ng mga anak niya, wabutan niyo ako ng bote wala laman. Buhusan ng langis, pinuhusan niya ng langis, hanggang sa mapuno lahat yung wala ng laman. At ang sabi ng ina, oh, abutan niyo pa ako, sabi ng mga anak niya, wala na po, puno na po lahat. So, nung napuno na raw po lahat, kinatagpo ulit ng babaeng balo ang propeta Eliseo, at ang sabi, napuno na po lahat. Ang sabi ng propeta Eliseo, o sige, ipagbili mo lahat ng mga langis na natipon mo at pagkatapos bayaran mo yung mga pinagkakutangan mo. Sabi ni Eliseo, at ang nangyari daw, pinagbili niya at nabayaran lahat. Ano po ang istorya na pinakikita po sa atin dito? Ito po yung gusto kong dalhin sa inyo. Yung panahon ng naiiba, bakit ko sinabing naiba ito? Na sana yung kanilang yung babaeng balo, na sana yung kanilang mga anak na meron silang inaasahan, yung kanilang tatay, na wala yung kanilang inaasahan, na iba yung sitwasyon ng kanilang buhay, umarap sila sa matinding suliranin, umarap sila sa matinding pagsubok. Pero merong Diyos at merong lingkod ng Panginoon na hindi sila pinabayaan. At yun po yung gusto ko pong dalhin sa atin sa umagang ito, sa araw nito. Pinakita ko po itong passing through the difficult times. So sa simple Tagalog pa, kung tama po yung Tagalog po, paglalakbay po sa naiibang panahon. Bakit naiiba panahon, Pastor? Nasa ibang dimension na tayo, hindi. Tanggapin ho natin talagang kakaiba yung panahon natin ngayon. Sa sobrang kaibahan ho ng panahon natin ngayon, maraming mga bagay po na hindi natin malayang nagagawa ngayon. Nasanay po tayo na meron tayong inaasahan, nasanay tayo na konting galaw lang meron na tayong nagagawa, at nasanay na po tayo sa lahat ng sitwasyon ng buhay na pwede talaga po pala nating makuha. Pero at the end of the day, nababago talaga ang mga bagay. Dito ho, nabago ho yung sitwasyon eh. Nasanay sila na meron silang sinasandigan, nasanay sila na meron silang tatakbuhan, nasanay sila. Pero nawala na ho yung tatay. Pero, sabi ko nga, dito sa istorya nito, paano ba ito maitutugma sa aking buhay? May tatlong bagay po akong gusto makita, pinakita ko sa akin. Sa mga ganitong mga bagay pala, mayroon pala sa atin na yun ang tanging tinitingnan at yun din po ang gagamitin ng Panginoon para po sa atin. May tatlong bagay po ako napansin dito. Una, yun daw po isang bote na puno ng langis. Pangalawa, yun daw po mga walang lamang mga bote. And then pangatlo, yun pong pagsalin ng babae ng langis doon sa mga walang lamang bote. Tatlong bagay po ang gusto kong bigyan din. At tatlong bagay po na pwede po i-apply natin sa ating pangsari-sarili buhay. Number one. Sabi ni Propeta Eliseo, sabi niya, sabi ng verse 2, ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mong pag-ari-arian? Wala po maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Wala na po ako kahit ano. Sabi ni Eliseo, ano bang ari-arian meron ka? Kasi baka yun yung gagamitin. Wala na po ako, sabi niya. Meron na lang po ako
isang boteng langis. Ito na lang po ang meron ako. Ito na lang po ang meron ako. Pansin niya, sabi niya, ito na lang po ang meron ako. Kinumpara ko po ito at tinignan ko po isang boteng langis. At inilagay ko po ito sa kalagayan po natin. Ano nga ba yung meron tayo? Kadalasan, basahin niyo po ang Biblia. Kadalasan, ginagamit ng Diyos ko talaga yung ano yung meron sa atin. Kadalasan, ang ginagamit ng Panginoon sa atin, ano ba talaga yung meron tayo. Tandaan niyo yung sa aklat ng Juan, nagpakain ng 5,000, ang meron na lang daw, bata, na meron 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. Lagi tinatanong ng Diyos, ano ba ang meron ka? Si Moses, tinanong eh, ano ba yung hawak mo tungkol? Pero sabihin natin sa buhay natin, ano bang meron tayo? Pero kadalasan, sa panahon ngayon, sinasabi natin, madalas, wala na nga, wala na. Pero alam niyo po ba, isang bagay na meron tayo at laging dapat nasa atin. At ito yung huling bagay na dapat na hindi nawawala sa atin na talaga meron tayo. Ito po, sinabihan ko ba, nilalagay ko po ito na yung pag-asa. Isang bote ng langis, kinumpara ko na isang puso na puno ng pag-asa. Hanggat yung puso natin puno ng pag-asa, ito ho yung mag-aangat sa ating buhay at ito yung magdadala sa atin habang tayo naglalakbay sa naiibang panahon. Ito yung magtutulak sa atin para magpatuloy tayo sa bangin sa buhay. Ito yung magtutulak sa atin, ito yung mag-guide sa atin, ito yung mag-aakay sa atin. Kahit aninila nakaraan natin, kaya natin dahil meron tayong pag-asa. Pag-asa saan? Siyempre, number one, pag-asa sa Diyos. Hindi tayo aasa kung kanino, hindi tayo aasa kung saan, kundi aasa tayo sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo yung kay Timoteo, sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, sabihan mo yung mga mayayaman, na huwag silang umasa sa kanilang kayamanan, na ari-arian na nawawala. Rather, sabi niya, turuan mo silang umasa sa Diyos na hindi nagbabago at handang tumugon sa lahat ng pangangailangan. Pag-asa. Kanino ba nakasalalay yung ating pag-asa? Sabi ng aklat ng awit, some trust in chariots, some trust in horses, but we will trust in the name of the Lord our God. Kuminsan, habang marami tayong mga bagay na nakikita, doon daw tayo nagtitiwala, doon tayo nagumuhugot ng pag-asa. Pero isang bagay lang pala yung mahalagang pag-asa na meron sa ating puso. Isang bagay lang pala mahalaga. Yung meron tayong pag-asa. Una, sabi ko nga, pag-asa sa Diyos. Sabi ng awit, babasahin ko po yung awit. Awit 42, talatang 5. Ganito po sabi, bakit ako nalulungkot na bahala ng mainam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na katagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Kaya, bakit ako nababagabag? Yun din ang sinabi ng verse 11 eh. Balikan niya verse 11. Ganun din ang sabi niya. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihin walang humpay, ang aking tagapagligtas ay Diyos na walang hanggan. Pansin niyo yung word, no? Pupurihin, magpupuri akong muli. Kung minsan na pagkain pag-asa natin, nakasandig kung kanino man. Kapag kanulat, pati yung ating ugnayan sa Panginoon na tatangay. Pero sabi ng awit, 42, at maraming mga talata sa Bible, sabi niya, hindi na lang natin isa-isip. Kaya, ang pag-asa natin, dapat isandig natin sa Diyos. Huwag natin isandig kung kanino, sa mga bagay na meron tayo. Awit 130, ganoon po sabi ko, awit 130. Sabi ng awit 130, verse 7. Sabi niya, magtiwala ka Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sino man ay tumubos. Sabi niya, magtiwala ka. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Yun yung puso natin na mayroong buong pag-asa sa Panginoon. Isang bote ng langis, it represents yung puso natin. Meron tayong isang puso na nagtitiwala sa Panginoon. Number two, isang puso na nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Babalikan ko yung awit 130. Tingnan niyo verse 5. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Pag-asa niya sa Diyos. Pangalawa, pag-asa daw sa
pangako ng Panginoon. Alam niyo, basahin niyo po ang Bible. Throughout Old Testament, New Testament, lalo na yung mga Old Testament times. Alam niyo kapag ka nananalangin yung mga unang mga great man sa Bible, basahin niyo po lahat. Sa umpisa ng kanilang panalangin, so nagpupuri sila sa Bible, pero namnamin niyo sa mga panalangin nila, they always lagi nilang kinukuha, lagi nilang inaangkin, lagi nilang sinasaysay, sinasabi yung mga pangako ng Panginoon. Basahin niyo, Diyos apat, nananalangin, nagtagumpay, kinuha niya yung pangako ng Panginoon. Si David, nung nandun sa battle, kinuha niya yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, sabi ng Diyos, bibigay ka sa akin. Maraming mga pangako ng Panginoon. Ito yung panghawakan natin. Ang Diyos at yung pangako ng Panginoon. Yun yung pumunok, yun yung gawin natin pag-asa sa buhay natin. Na siya na nangako sa atin ay tapat. Na siya na nangako sa atin ay gagawin. Na siya na nangako sa atin ay hindi magbabago. Sabi ng Bible, ang Diyos daw natin siya noon, ngayon at magpakailanman. Hindi magbabago. Panghawakan niya yung pangako ng Panginoon. Ano ba ang pangako ng Diyos sa atin? Kasi yung tangi po, sabi nga na, sabi ko nga po, yung pag-asa ng ating puso. Pagka nakita po ang, yung pag-asa na yan sa ating puso, that will magnify. Yan yung magmamagnify. How, yung grace ng Panginoon sa atin. Ano po ibig ko sabihin? Ibig ko lang sabihin din ba? May handang tulong talaga ang Panginoon sa atin. Pero lagi niyong tandaan, yung puso natin na puno ng pag-asa, yun po yung tinitignan ng Panginoon. Number two, gusto po makita din yan, yung empty bottle. Kapag kasi natin nanabi natin empty bottle, ano sabi niya? Balikan po yung istorya. Anong sabi ng pakilat ng hari? Sabi niya, kasi niya, sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis, hanggat mayroon kang mahihiram. Lumibot ka, sabi niya, hanggat meron kang mahihiram. Empty bottle, sabi niya, mayroon ka ng mga sisidlang walang laman, sabi niya sa'yo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, mayroon ka ng mga basyong sisidlang ng lamis, hanggat mayroon ka mahiram. Pagkatapos, magkulong pa sa iyong, kayo mag-ina, sa inyong bahay, at lahat ng sisidlang na hiram mo'y punuin mo ng lamis mula sa iyong bote. Ano utos ni Eliseo? Lumibot ka sa mga kapitbahay mo, hiramin mo, manghiram ka ng mga basyong sisidlan ng langis. Manghiram pa ng mga sisidlan. Ibig sabihin, walang laman. So number one, yung bottle of oil. Number two, yung empty bottle. Manghiram ka ng empty bottle. Manghiram ka, sabi niya. Empty bottle, sabi natin. That represent para po sa atin yung empty mind. Tandaan niyo po, puso na puno ng pag-asa. Yung kaisipan na walang laman o empty siya. Walang laman. Bakit? Kasi niya, empty saan? Yung isipan ho natin, laging kumukontra doon sa puso natin. Yung isipan natin ay puno ng maraming mga bagay na kung minsan hindi na natin alam kung nakakatulong pa ba yung laman ng ating isipan. Dapat daw, sabi ko nga, i-empty natin yung ating mind doon sa mga unhealthy and unhopeful things. Tanggalin natin sa isipan natin yung mga hindi tamang kaisipan. Tanggalin natin sa isipan natin yung mga hindi po makatutulong sa ating isipan. Para po mapuno ito ng pag-asa. Yung pag-asa nasa puso natin eh. Kasi niya, pero kapag yung mind ninyo, maraming laman at ang laman nito ay kumukontra doon sa pag-asa niyo, hindi ho mapupunan ng pag-asa yung isipan at hindi nagkakasundo yung mind tsaka yung ating heart. And when heart and mind, kapag ang puso at isipan, hindi po nagkasundo. Lagi pong, pansin niya, lagi pong mayroong natatalo at mayroon pong nananaigan. Pero kadalasan ang natatalo po at ang kadalasan ang nananaig, yung mind natin. Lagi niyang tandaan, ito, ang voice daw ng mind natin, reason. Laging nagre-reason yung mind. Laging, kahit puno ng pag-asa yung puso ninyo, yung mind ninyo, nagre-reason. Tandaan niyo po ito, maliban na yung puso natin, maliban yung ating isipan ay mawala ng laman, hindi po ito malalagyan ng mga bagong laman.
Unless daw po, tandaan niyo po, unless we empty our mind, it will never be filled ng bagong mga. Kasi marami na pong laman, paano niyo po lalangnan ang isang bagay na puno na? Kaya sabi niya, manghiram ka ng mga walang laman. Manghiram ka ng mga walang laman. Kaya nga yung mind dati, kaya nga sabi pala ng Romans chapter 12 verse 2. Sabi niya, huwag kayo makiayon sa takbo ng salibutan, itong magbago na kayo ng takbo ng inyong pag-iisip. Upang malaman ninyo at mabatid ninyo kung anong talagang kalooban ng Diyos. Yung mind natin, puno talaga yan ng hindi magaganda. Kaya hindi natin malaman kung ano ba talaga ang gusto ng Panginoon. Yung hope natin sa Diyos, yung hope natin sa pangako ng Panginoon, hindi makapalik sa mind natin. Laging nagre-reason. Totoo ba ito? Paano ng buhay natin? Pero yung puso natin, meron talagang pag-asa yan. Kaya nga sabi natin, sabi ng Colossians chapter 3, iset daw natin yung mind natin from na, sa things above, what daw sa things dito. Kasi doon naman talaga tayo nakabilong. Sabi ng Philippians, siguro alam niya naman po yung Philippians chapter 4, verse 8 and 9. Whatever is true, whatever is... Yun daw po isipin natin. Babasahin ko po sa Tagalog. Ha? Philippians chapter 4, verse 8 and 9. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ang iyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at na nakita sa akin sa gayon, magkakasasay niyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tanda na, sabi ng verse 8, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ang inyong isip. Yung sabi, may laman na iba yung isip, kaya sabi niya, dapat ito ang laman ng inyong isip. Kasi nga, preoccupied yung mind, yung isipan natin, ang dami natin iniisip. Ang problema, ano ba ang laman ng isip? Healthy ba? Puno ba ng pag-asa? Kaya sabi niya, babalikan ko, sabi, o yung walang laman, salinan, paano kung nahiram niya, may laman. Kaya nga sabi niya ni Propeta Elise, yung walang laman, yung mind natin, isipin niyo walang laman para mapunuhan. Kaya sabi niya, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ang inyong isip ng mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri. So, tanggalin muna natin yung hindi healthy, hindi naglalagay ng pag-asa sa isipan natin. Para malagyan ito, sabi ng Philippians chapter 4, mga bagay na karapat dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, at kaibig-ibig at kagalang-galang. So, sabi natin, empty natin yung mind natin. Unless we empty our mind, it will never be used. Hindi ho gagamitin ng Panginoon niya. Pero gusto kong kunin din the other way. Sabi ni Eliseo, libutin mo yung mga tao, libutin mo yung mga kapitbahay mo. Maghiram ka ng mga boteng walang laman. Baka naman po, gusto ko pong ilagay ito sa isa pang konteksto na baka may mga tao po sa paligid ninyo. Nabukas naman talaga yung isipan na dapat nang salinan ng pag-asa na meron kayo. Baka mayroong mga tao na nawawala na rin ang pag-asa, ubos na rin ho yung pag-asa sa kanilang mga buhay, wala nang kapag pag-asa, kapag nakausap niyo, wala na ho talagang pag-asa. Baka naman sila yung mga tao na dapat ninyong salina ng langis na meron sa inyo. Na dapat naman sila yung salina ng pag-asa na meron sa inyo. Na baka naman sila. Baka naghihintay lang silang salinan ng langis na nasa sa inyo. Baka naghihintay silang salinan ninyo ng pag-asa na meron kayo. Huwag niyo pong sarilin yung pag-asa na meron kayo. Baka naman may mga tao talaga po na naghihintay din yan. Ang issue lang po nun, hangga ba natin silang salinan? Pero dapat po talaga sinasalinan natin sila ng pag-asa na yan. So balik ako, kahit alin po sa atin, sa kabilang sa kanila. Pero sabi ko nga, wala, ito lagi ko siya sabi. Hindi naman talaga po natin magagawa, wala naman talaga tayo may bibigay kung wala rin tayo. Eh pero kung merong pag-asa tayo, baka yun po makatulong at malaking maitutulong sa ibang mga tao. Sa kapaligiran natin, sa pamilya natin, sa mga nakakausap natin, na wala ng kapag-apag-asa at nakikita na ang mga nangyayari sa paligid ay para bagang wala ng pag-asa at puno na ng takot ang buhay kaysa pa ng maraming mga tao. Kaya sabi natin, empty. Yung battle. Kaya masabi, balikan po yung sinasabi ko kahit sa ating sarili.
madalas nagiging abala, nagiging balisa tayo sa maraming mga bagay, preoccupied yung mind natin. Alam niyo yung story sa Matthew chapter 6 and verse 25 and then 32. Story ng Matthew chapter 6, sasabi niya, di ba, ba't ba kayo nababalisa sa inyong dadamitin, kakainin? Nababalisa kayo sa damit ninyo, susutin, di ba mas mahalaga yung katawan kaysa sa, di ba mas mahalaga yung katawan o yung buhay? Sabi niya, ba't kayo nababahala sa inyong iinumin? Sabi ni ng Panginoon, sabi, bakit pa kayo nababalisa sa lahat ng mga bagay na yan? Bakit kayo nag-aalala? Hindi ba alam ng Diyos lahat ng pangangailangan ninyo? Madalas kinu-quote natin yung 33, ano ang sabi ng 33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Tama po yun. Yun ho talaga yun. Pero balikan niyo yung 32. Ang sabi ko kasi ng 32, yung mga tao daw po, babasahin ko po ha, kasi Matthew 6.33, tama naman po yan, sabi ng 6.33, ngunit pag sumagitan ninyo na higit sa lahat na pag-arihan kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakalob niya lahat ng kailangan ninyo. Pero sabi ko naman yung 32, kasi yung 32, sapagkat ang mga bagay nito, ano po yung bagay nito? Yung pananamit, pagkain, kabalisan sa buhay, sabi niya, sapagkat ang lahat ng bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Ang tao palang nababalisa sa maraming mga bagay, ang tao palang preoccupied yung kanilang mind ng mga bagay sa paligid, ito pala yung mga taong walang pananalig sa Diyos. Pero kung kayo may pananalig ho sa Diyos, pansinin niya, hindi daw ho pala tayo dapat nababalisa sa maraming mga bagay. Ito rin pala yung sabihin niyo sa mga tao sa paligid natin. Na hindi tayo nababalisa dahil meron Diyos. Kasi sabi ng sunod na 32, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat. Alam naman pala ng Diyos yung ating pangalan. And then yung 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Paano natin magagawa yung 33? Balikan niyo yung 32. Sabi niya, huwag tayong mabalisa. Yung mind natin, sa halip, punuin natin ito ng pag-asa na mula sa ating mga puso. Then last, gusto ko makita ninyo, chapter 4, balikan na natin yung ikalawang ari. Chapter 4, verse 4 hanggang verse 7. Sabi ng verse 4, pagkatapos, magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay at lahat nang sisidlang na hiram ninyo, punuin mo ng langis mula sa iyong bote. Verse 5. Gayun nga ang kanyang ginawa pagdating sa bahay, nagkulong silang mag-ina at sa isa-isang nilagyan ng langis sa mga sisidlang inaabot sa kanya ng kanyang mga anak. Verse 6. Hindi alam ng ina na puno ng lahat ang kanyang lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak at tumigil na ang pagtulog ng langis. Verse 7, pumunta siya kay Eliseo at sinaisay ang mga nangyari. Sinabi nito sa babae, pagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, ang matitira ay gamitin ninyong mag-ikina. Number one, empty bottle of oil. Number one, a bottle of oil. Number two, empty bottle. Number three, yung move to action, yung pagkilos daw po. It represent yung faith natin in action. Tandaan niyo po ha, faith without works is dead. Iba naman po yung faith sa pananampalataya sa kaligtasan. Ibang usapin po yan. Pero sabi niya rito kasi niya, sabi ng babae, wala po kami isang boteng langis. Oh, sige, manghiram ka, manghiram siya. Pero may action na siya. Ang sabi niya, listen, oh, punin mo ng bote, yung mga bote. Punin mo. Sa iba, pinuno niya, mga anak, akin na ba yung mga bote? Binilihan na lang yan lahat. Nung napuno na raw, sabi niya, oh, akin na pa, wala na po. Nung sinabi wala na, tumigil na raw sa pagturo yung kanilang langis. Hindi natin ma-imagine paano nangyari na. Pero that's how God moves. You know? Pero ang part lang natin na yun, pananampalataya. Pero pwede bang manampalataya? Oh, propeta Eliseo, ito na yung mga bote. Oh, sige, ano na, pipikita kami, puno na. De. Sabi ni Eliseo, simple sabi ni Eliseo, oh, yung langis na nasa iyo, ibuhos mo sa kanila. Sabi na, ibuhos niyo sa mga bote, wala na lang. That's faith in action. Ano po ba ibig sabihin ko, ibig ko pong sabihin ng faith in action? Sabi ng verse 3 and verse 4. Sabi niya, oh, kumuha ka ng mga bote, magkulong kayo, punin niya. Para sa akin po, pag sinabi ko pong faith in action, ito yung number 1,
pagsunod po doon sa mga bagay na kaya mong gawin. Hindi ba kayang gawin ng babae ang pinagagawa sa kanya na yun, sir? Kaya. May mga bagay po bang pinagagawa ang Diyos sa atin na hindi natin kaya gawin? Sa tingin lang natin, hindi natin kaya. No? Pero that's faith. Number one, sabi ko nga, faith in action or faith para po sa akin, it's obeying the things that we can do. Then number two, believing the result that we cannot do. Number one, obeying the things that we can do and believing the things, paniwalaan yung resulta ng mga bagay na hindi natin kaya gawin. Dito ko po ang faith, obeying the things we can do and believing the result that we cannot do. Verse 5, di ba pinakita? Naniwala siya doon sa resulta na ano, mapupuno lahat ng lalagyan. Anong gusto ko po sabihin? Di ba sabi ng Hebrews 11 verse 1? Sabi ang pananampalataya daw po, sabi ng Tagalog, sabasahin ko po yung Hebrews 11 verse 1. Sabi ng Hebrews, tayo may pananalig kung nagtitiwala kayo mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Alam niyo sa King James po, ganito ang sabi niyan. Faith is the substance hope for. Gusto ko makita yan. Faith daw po is the substance we hope for. Nakita ko yung salitang substance. Pag substance, siya yung sustansya. Kung baga pa po sa niyog, diba, pag nag-gad-gad kayo ng niyog, makukuha niyo yung sustansya ng niyog kapag kinatas na ninyo. Pag nakuha na huwag niyo yung gata. Sabi niya, yun daw pong faith is the substance of form. Ibig sabihin pala, nagkakaroon tayo ng pananampalataya o resulta po pala nung ating inaasahan, dun lumalabas yung pananampalataya natin. So kung wala pala akong pag-asa, wala rin pala akong pananampalataya dahil wala pa namang pananampalataya. Balikan ko, kanino tayo dapat nagbibigay ng pag-asa sa Diyos? Kanino tayo kumukuha ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos? At yung ating isipan, pinupuno natin ng pag-asa. Hindi naman nangyari, sabi niya, kasi yung Hebrew sabi niya, yun pala yung substance. Ang nagmumove pala sa atin, yun sa pananampalataya natin, kasi meron tayong inaasahan. Di ba yan din po ang nangyari din sa ano? Alam niyo yung Romans chapter 4 verse 18 hanggang 21, yan ko na lang po. Romans chapter 4, ang istorya po nito sa kinote po ni Apostol Paul sa mga taga-Roma, yung pananampalataya ni Abraham, na kahit daw matanda na si Abraham, kahit daw po si Abraham ay 100 taon na uugod-ugod na. Kahit daw si Abraham ay yung asawa niya ay matanda na. Pero ano daw ginawa ni Abraham? Ang ginawa ni Abraham, naniwala siya na siya ay magkakaroon ng anak. Naniwala siya sa inaasahan niya. Na ito yung pinangako sa kanya ng Diyos. Mangyayari ito, ito yung aking aasahan. Kahit matanda na siya. Alam niyo po yung istorya ng Matthew chapter 9, verse 20 and 22. Ano istorya ng Matthew chapter 9? Di ba magpapagaling ang Panginoon? Pero sa kanyang paglalakad, meron po siyang meron pong isang babae na inaagasa ng dugo for 12 years. Pero anong ginawa ng babae? Nilapitan ng Panginoon, ininawakan yung ledlaran ng damit ng Panginoon. Bakit niya ginawa? Ito sabi niya. Kasi daw, iniisip niya, inasahan niya, nabuo yung pag-asa sa kanyang puso na mahawakan ko lang naglaran ng damit ng Panginoon. Kagaling ako. Alam niyo sa ibang version niyan, sa ibang version na nasa yung istorya niya, alam niyo sabi ng Panginoon, sino humawak sa akin? Alam niyo sabi ni Pedro pa nga sa ibang book ng gospel, alam niyo sabi ni Pedro, Panginoon, pagkarami-rami po ng tao rito, tatalamin ninyo kung sino ang humihipo sa inyo. Hindi, may humihipo sa akin. Alam niyo kung bakit naramdaman ng Panginoon? Sabi niya, mayroong kapangyarihan na lumabas sa akin. Mayroong kapangyarihan. Pwede naman yung babae, no? Pwede naman babae na nakaupo. Tapos umasa sa Panginoon. Pwede po yun. Pero pansin yung ginawa ng babae. That's faith po. Naniwala siya. May kakayanan ako. Lalapit ako sa Panginoon, nawa akong kayo naglaro ng kanyang damit. Yung resulta, bahala ang Panginoon dyan, basta alam ko, may gagawin ng Panginoon sa buhay.
Buta na yan. Ano gusto kong sabihin sa ating lahat? May magagawa naman po talaga ang Panginoon. Takol na niniwala na niniwala kayo. Ano man nangyayari sa buhay natin, ano man nangyayari sa paligid natin, ano man nangyayari sa henerasyon natin, ano man, hindi natin alam. Totoo naman, wala naman nakakaalam kung hanggang kailan, kung ano nangyayari, kung papaano, hindi natin alam eh. Pero at the end of the day, may Diyos tayo na pwede natin asahan. Siyang nakakaalam na lang naman. Pero alam niyo po ba, lagi ilan talagang dapat na namuong napagkat at umaapaw sa puso natin. Yung pag-asa natin. Kasi yan po yung magtutulak sa ating pananampalataya sa Diyos. Yung pag-asa na meron tayo, na meron Diyos, na may control sa lahat ng bagay. Yung pag-asa natin sa mga pangako ng Diyos. Ano man sitwasyon, hindi man sa pandemya, maaaring nasanay na tayo, lumalakad na tayo sanay na sa pandemya nito. Pero ano man sitwasyon ng buhay, ano man yung kinakaharap o ano man yung kakaharapin ng inyong mga buhay, ng ating mga buhay. Ang pag-asa na meron tayo, yan yung panghawakan natin, yan yung ipamuhay natin. O kung may mga tao man sa ating paligid na nawawala na ng pag-asa, yung pag-asa na meron kayo, ang pwede nyo isahin sa iba na magbibigay din sa kanila ng pag-asa. At the end of the day, sabi niya, napunan ang Diyos, nakagawa ang Diyos at gumawa ang Diyos. Ulitin ko po ha, pagkilos ng Diyos, hindi naman talaga tinitingnan ng Diyos kung ano yung kakayanan natin, but rather ang tinitingnan ng Diyos, ang meron lang talaga ang Diyos, yung biyaya ng Panginoon sa atin na kumikilos at patuloy yung pag-asa natin na nasa Panginoon. Sige po, tayo po yung nalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, napakabuti mo at nahabagin sa aming mga mga. Kuminsan, nawawalan po kami ng pag-asa sa sitwasyon na nangyayari man sa aming mga buhay. Umaasa kami kung ano yung meron sa paligid, umaasa kami kung ano yung nasa kamay namin, umaasa kami sa mga pangako ng ibang mga tao, umaasa kami sa kalaman ng aming mga bulsa, umaasa kami sa kakayanan namin, umaasa kami sa trabaho namin, umaasa kami sa negosyo namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, pero salamat dahil ikaw ang Diyos na nangako na yung pag-asa namin, Panginoon, na hindi mabibigo. At patuloy, Panginoon, tulungan mo lang po kami, Panginoon, na hindi lang nakalagay sa puso ang pag-asa namin, kundi ang aming isipan na mapuno rin ang pag-asa mula sa inyo. Magawa namin yung mga bagay na gusto mo at nais mong ipagawa sa amin. At alam namin, Panginoon, na meron kang nakahanda ng mga bagay na hindi pa po kaya namin namin dahil ikaw ang Diyos na magkakalag dito sa amin. At kung may mga tao man, Panginoon, nawawala na ng pag-asa sa buhay, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maibahagi rin namin sa kanila ang pag-asa, Panginoon, sa inyo na meron kami upang sila man ay mapunan ng pag-asa na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Salamat ng napakarami, Ama. Patuloy kayo po ang Diyos na patuloy na kumilos sa aming mga buhay, patuloy na magpala sa mga bawat sa buhay ng bawat isa na yung mga. Salamat po, Ama. Nakilayan ka sa mga yung kalwalatingin ka po sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Salamat po. Pray po, Panginoon. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at iyong ikaw ay sabayan mo ng inda at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay
buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at iyong ikaw ay sabayan mo ng inda at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang kamay at iyong ikaw ay sabayan mo ng at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos sa atin, kay buti ng Diyos sa atin, kay ng Diyos sa lahat. Salamat, Pastor George, sa timely na mensahe niyo sa amin. At gusto ko lamang pong ibigay sa inyo in a very short summary kung ano yung kanyang diniscuss dito. Bakit ano ba ang dapat natin gawin pag tayo dumadaan sa ganito, difficult times, ano, o naiibang panahon. At nagbigay siya ng tatlo. Ang una, a heart full of hope, pusong puno ng pag-asa. Pangalawa, sabi niya, an empty mind. Ibig sabihin, pag-iisip na bukas sa pagkilos ng Panginoon. At ang pangatlo ay move to action, kumilos ka pa din. Isa sa na-touch ako sa message niya ngayon, yung kanyang definition ng faith. Babasahin ko po sa inyo kasi para eksakto ako. Sabi niya, faith is obeying the things we can do and believing the result that we cannot do. Grabe, ang ganda, no? Kanyang definition. Faith is obeying the things that we can with obeying the things we can do and believing the result that we cannot do. Oh. Yan po. Sorry, ulitin ko po ulit, pangatlo. Faith is obeying the things we can do. Ayun pala. And believing the result that we cannot do. Oh, tama naman 'yon, no? Ang gandang definition of faith. So, pagbulay-bulayan po natin ito, itong linggong ito, at ating pong i-discuss sa ating mga ministry gatherings. And speaking of ministry gatherings, nagpapatuloy po ito. Sana po lahat tayo nakikisa sa ating respective ministries, kasi may mga gathering naman tayo, mga Zoom meetings natin. At isa pa, yung pinakamahalaga na ginaganap natin linggo-linggo ay yung ating church prayer gathering natin na ginaganap natin ng every Friday ng 8 o'clock ng gabi. Parati pong ilinalagay natin yung link doon sa Zoom, ano po, para dito. And I'm praying na makiparticipate ang bawat isa. Sana represented ang ministries. Mahalaga po ang prayer. Ito po talaga ang pinaka-epektibong magagawa natin ngayong pandemic. Ayun na lamang po. Sa ngayon, tayo po ay dumako na sa ating closing prayer and benediction. Amang makapangyarihan sa lahat, sa paglapit po namin sa trono ng iyong biyaya, naalala po namin ang aming mga kababayan na dumadaan sa
pagsubok, katulad na nandoon sa vicinity ng Taal Volcano. Pangalagaan mo po ang bawat isa, yung mga matatanda, yung mga bata, at yung mayroong mga kapansanan. Lord, protect mo sila, Ama, sa masanga, yung dangerous na vapors, Panginoon, na siyang ibinubuga ng bulkang ito. At dalangin namin, hindi lamang yon, yung sa mga evacuation centers, dalangin namin, Ama, na maging kumilos din ang iyong dakilang kamay, kasi doon po hindi na pra-practice masyado yung social distancing at iba pang mga protocol ng DOH dahil po sa mga places na kanilang ginagamit. So we pray, O Lord, na mag-intervene ka. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga sundalo at yung mga pamilya ng mga sundalo, Panginoon, na kasama po dun sa pagbagsak ng aeroplano, military plane, po dito sa may bandang Sulu. Lord God, abutin mo rin sila ng iyong habag at ng iyong proteksyon at ng iyong pangangalaga, Ama, yung lalong-lalo na yung mga pamilya. Lord, yung mga pamilya, O Lord God, abutin mo, Panginoon, ng iyong comfort, O Lord, ng iyong lakas, Ama. At higit sa lahat, we pray na yung mga government units, huwag silang kalimutan. At sila, O Lord, ay maayudahan. Salamat din, Panginoon, sa aming gathering ngayong umaga. Dinadalangin namin, Panginoon, na tumimo ang lahat ng mga natutunan namin ngayon sa iyong mensahero. At dalangin namin, Panginoon, mailapat namin ito sa aming buhay araw-araw. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and Amen. Hallelujah. Hanggang sa susunod na linggo, mga kapatid at mga kaibigan. God bless you all. Thank you.